Video call. Ito ay isang pamamaraan upang makausap mo ang isang taong malayo sa iyo. Na kahit na hindi kayo magkasama, mararamdaman mo pa rin ang kanyang presensya na parabang nariyan lang siya sa tabi mo. Sa iba ay isa lamang itong simpleng pamamaraan ng komunikasyon. Iba pa rin daw kasi ang makakausap mo at makikita mo ng personal ang taong minamahal mo. Ngunit sa mga taong nasa LDR o yung tinatawag na long distance relationship, it means everything na dahil nagagawa nila na makontento kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Handa silang maghintay at magtiis kung hanggang kailan lang sila tatawagan at kung hanggang kailan sila lalaban. Subalit paano mga kapuso kung napagod na rin ang iyong puso? Kakayanin mo pa nga bang maghintay at makausap siya kahit na sa video call lamang? Isang kwento ng isang pag-ibig na handang maghintay sa ngalan ng pagmamahal ang ating mapapakinggan ngayong araw. Ikaw ba ka barangay, kakayanin mo nga din ba ang malayo sa taong mahal mo? May forever nga ba sa taong nasa LDR? Mga kabarangay, samahan ninyo ako muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ako si Papa Dudut at ito ang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mag-iisang linggo na rin ang nakakalipas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakatanggap ng tawag mula sa kanya. Ito lang talaga ang mahirap kapag nasa ganito kang sitwasyon. Ang tanging option mo lamang ay ang maghintay ng maghintay. Hinila ko ang upuan na malapit sa aking study table at umupo ako at tinignan ko ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan. Mag-aalas dos na ng madaling araw at hanggang ngayon ay wala pa akong natatanggap na tawag mula sa kanya. Ano na kayang nangyari doon? Ayos pa ba kami? Kung ano-ano ang mga tumatakbo sa isipan ko. Nang maya-maya pa ay nakita ko ang pag-pop up ng name niya sa screen ng laptop at yon, tumatawag na nga siya. At nang sasagutin ko na sana ito ay bigla kong naalala ang sabi sa akin ng kaibigan ko. Dapat wag mong ipapahalata na lagi kang naghihintay sa kanya. Dapat wag mong ipaparamdam na every time may available ka. Matuto siyang maghintay. Hindi ikaw lagi ang naghihintay sa kanya. Kaya kahit na anong kagustuhan kong sagutin ang tawag ni PJ ay pinigilan ko ang aking sarili. Gusto kong this time ako naman ang magmatiga sa amin. Ngunit kailangan ko pa ba talagang pakinggan ang kaibigan ko o ang dinidikta ng aking puso? Ako si Janette Palisok. May katamtamang tangkad, may kapusyawan ng balat. Ganda raw ako sabi sa akin ni PJ pero ang higit na pinagmamalaki ko ay sobra akong magmahal. Masugid akong tagapakinig ninyo Papa Dudut na lagi kong inaabangan sa Barangay 93.5 dito sa Dagupan. At syempre sa tuwing nasa Maynila ako ay Barangay LS 97.1. Kaya naman naingganyo din ako na magbahagi ng kwento ng buhay at pag-ibig. Ang sabi nila, dumarating daw ang love when you least expect it. Gaya na lamang ng pagdating ni PJ sa buhay ko. Sa edad kong 25 noon at wala pang nagiging BF ay naisip kong baka nga tumanda na lamang ako mag-isa. Minsan nga ay naitanong ko din sa aking sarili kung pangit ba ako. Kaya hanggang ngayon ay wala pa rin akong boyfriend. Pero gaya nga ng sabi nila kapag daw hindi mo inaasahan ay doon dumarating. Papatulog na sana ako nang biglang mag-text sa akin si PJ. Hi, this is PJ. Halos mapikit na nga ako nang mabasa ko ang text na yon. Wala naman akong matandaang may pinagbigyan ako ng cellphone number. At dahil sa dalagang Pilipina ako ay hindi ko na lang ito nireplyan. Total ay hindi ko naman siya kilala, yun ang sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa matulugan ko na lamang ito. Sa totoo lang Papa Dudut ay wala akong panahon sa mga tulad nila na makikipag-textmate lang sa akin tapos ganun-ganun na lamang. Pero iba pala ang magiging eksena sa amin ni PJ. Dahil ang minsang pangungulit niya ay nasundan pa ng nasundan. At sa pagkakataong yun ay alam kong may something special na sa aming dalawa. Magmula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng madaling araw ang naging usapan namin. Hindi ko nga alam kung bakit nakakatagal ako ng ganon. Siguro dahil sa naging komportable na rin ako sa kanya. Napag-alaman ko din sa kapatid ko na kinukulit daw pala ni PJ ang classmate niya na kaibigan ko naman na kunin ang number ko. Kaya doon nag-umpisa ang lahat. Tumunog ang cellphone ko at agad akong tumakbo at kinuha yon. Oy, si ate, tumitinager! Pang-aasar sa akin ni Dave, ang kapatid ko, na dahilan kung bakit kami nagkakilala ni PJ.
Napansin kasi nitong iniwan ko talaga ang pagwawalis para basahin ko kung sino ang nag-text sa akin. O hindi ah, baka kasi nag-text sa akin yung classmate ko. May gagawin kasi kaming project eh. Pagde-deny ko naman dito kahit na nahalata nito ang pagsilay ng aking mga ngiti. Kinuha ko na ang sipi ko at binuksan ang mensahe na galing kay PJ. Kumain ka na ba? Tanong nito sa akin. Oo, kumain na ako. Ikaw? Pa-cute naman na reply ko with matching smiley emoticon pa. Gusto na kitang makita, Janet? Reply niya. Grabe, Papa Dudut. Alam mo yung feeling na nawala lahat ng init sa katawan mo dahil sa sobrang kakiligan mo. Hindi ko alam kung ano ba ang isusunod kong reply sa text niya. Gusto ko yung tipong hindi niya mahalata na excited din akong makita siya. Oo nga eh. Hindi bale, malapit na yon. Sagot ko sa text niya. Ano ba to? Bakit ganon ang reply ko, parang wala man lang interes? Baka magtampo yun. Pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Reply naman ni PJ sa akin. Eto na naman siya. Sa mga pa-suspense na tanong niya. Oh, ano yun? Maikling sagot ko sa kanya. Malapit na naman tayong magkita, hindi ba? Gusto ko sa pagkikita natin maging tayo na. Sabi niya sa akin. Sa totoo lang ay sobrang natawa ako, Papa Dudut. At dahil sa sinabi niya, ako namang tong si go lang ng go. At isang luka-luka na pumayag sa deal niya. Oo ba? Walang problema yon. Yun lang pala eh. Agad kong reply sa kanya. Sabi mo yan ha, dapat wala nang bawian yan. Paninigurado nito sa akin. Oo, ako pa. Niminsan ay hindi ako bumali ng pangako ko. Sabi kong ganun sa kanya at natawa na lang tuloy ako sa sarili ko. Pero sa bagay wala namang masama kung susubukan ko. Sa mga susunod na araw ay magkikita na tayo. Hihintayin kita. Ang sabi nito. Nanlaki ang mga mata ko, Papa Dudut. As in sa susunod na araw na? Ganun ang kabilis. Parang bumaliktad ang bituka ko sa sobrang kaba. Pero wala na akong magagawa dahil naka-oo na ako sa kanya. Ano kayang mangyayari sa aming pagkikita? Mati-turn off kaya siya sa akin dahil sa maingay ako? Atras kaya siya sa deal namin kapag nakita niya ako? Pero maganda naman ako eh. Hay, buntong hininga ko. Huwag namang sanang maging epic fail ang aming pagtatagpo. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng aming pagkikita. Sa totoo niyan, Papa Dudut, ay halos hindi na nga ako nakatulog. Paano kasi iniisip ko kung ano nga ba ang magiging kalalabasan ng aming pagkikita? At dahil nga sa may pagka-boyish ako ay hindi ako nagsuot ng skirt o blouse. Imbis na magpaganda ay ipinakita ko sa kanya ang tunay kong pagkatao. Para kung sakaling hindi niya ako matatanggap ay malamang ko na kaagad. Naka-jeans lang ako at naka-t-shirt na puti at naka-rubber shoes. Palabas na ako noon ng bahay nang makita ako ni Dave, ang kapatid ko. O ate, saan ang lakad mo? May wrestling ba? Sabay halakhak nito na may halong pang-aasar. Ay grabe naman to, ang ganda kaya ng suot ko. Paki mo ba? Sagot ko naman. Ganun ba ako kamukhang lalaki kaya ganun-ganun na lamang akong asarin ang kapatid ko? Ate, akala ko ba ngayon kayo magkikita ni PJ? Ang sabi nito na nanlalaki ang mga mata. Kahit kailan talaga ay panira ng momentong si Dave. Oo nga, magkikita kami ngayon. Ang sabi ko ulit dito. Nanoon ay sandaling huminto at tumawa. Hala, seryoso ka ate. Eh bakit parang makikipagpustahan ka lang dyan sa may kanto? Ang sabi niya tapos ay patuloy pa rin sa pagtawa. Anong problema nito? May sayad ka na ata eh. Ang sabi ko naman sa kanya na noon ay medyo napipiko na. Big deal ba kung ano ang isusuot ko sa first date? Tanong ko sa sarili ko. Sige na ate, lumakad ka na baka masira pa ang araw mo. Ang sabi nito na tumatawa pa. Che, hirit ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang problema sa suot ko. Naku-conscious na tuloy ako. Parang ayaw ko nang tumuloy. Ilang hakbang na lang ay nasa sakaya na ako. Bababa na sana ako nang bigla ko siyang makita. Diyos mio Marimar, hala napasigaw pa ako. Sa sobrang gulat ko nang makita ko siyang papunta sa direksyon ko. Hindi ako pwedeng magkamali, si PJ ito. Base sa paglalarawan ng kapatid ko na sakto ang tangkad, malaki ang katawan at singkit ay si PJ nga ito.
Pero paano nangyari na nakilala niya ako kaagad eh wala naman akong pinapasang picture sa kanya sa Friendster. Ha, basta, bahala na, sabi ko sa sarili ko, Papa Dudut. Janette, kalma lang. Maganda ka. Be yourself. Ang sabi ko na tila inuorasyon ko na ang sarili ko. Nang makalapit na siya, Papa Dudut, ay biglang lumakas ang pintig ng puso ko. Hi Janette, bungad na may kasamang ngiti. Uy, PJ, kumusta na? Sabi ko. Kainis naman dahil hindi ko alam ang isasagot ko. Para bang natameme na ako, Papa Dudut? Ewan ko ba dahil kahit sa tanda kong ito ay inaabutan pa rin ako ng kilig. Ayos naman, tara, saan mo gustong kumain? Panyaya nito sa akin na mukhang relax na relax lang. Akala naman ng mokong na ito ay guwapong guwapo niya eh, slight lang naman. Meron akong alam sa may Bidas Place, masarap ang pagkain nila doon. Sagot ko naman dito, tapos ay ngumiti na ako. Habang naglalakad kami, Papa Dudut, ay kahit papaano ay tanging pinting lang ng puso ko ang aking napapakinggan. Ano ba itong nararamdaman ko? Hindi ko alam, Papa Dudut. Eto na nga kaya ang matagal ko nang hinihintay. Ano nga palang order mo? Malambing na tanong nito sa akin. Aba, parang boyfriend na ang asta nito sa akin, Papa Dudut. Gusto ko ng pansit. Sagot ko naman dito. Napansin kong napalunok ito at hindi ko alam kung bakit. Yung may hipon ha, pahabol ko. Pagkatapos iserve ng pagkain, Papa Dudut, ay doon na ako nagumpinsang kumain. Nakita ko din ang pakonti-konti nitong pagsubo. Naisip ko tuloy na baka maarte siya. Yun pa naman ang isa sa mga ayaw ko sa lalaki. Oo nga pala, naalala mo pa yung deal natin? Ang sabi niya habang nakatitig sa akin. Kaya naman nagtama ang aming mga mata. Naalala ko yung deal na kapag nag-meet na kami, ay magiging kami na. Alaka Janette, ikaw kasi pumayag ka naman kaagad, ang sabi ko sa sarili ko. Ano yun? Sorry ha, nakalimutan ko na eh, ang dami kasing ginagawa sa school, ang sabi ko dito. Akala ko ay hindi na niya ito hahalungkatin pa, pero hindi eh. Talagang itinuloy pa niya, Papa Dudut. Ang sabi ko, kapag nakita tayo, magiging tayo na. At ipapaalala ko lang sa iyo na pumayag ka doon kahit sinabi kong wala na itong bawian pa pagdidiin niya. Mukha nga atang wala na akong lusot, kung di ba naman sa pagiging luka-luka ko, sana'y wala ko sa sitwasyon na ito. Kaya pumayag na lamang ako sa gusto niya. Sige, walang problema, deal natin yun eh. Ang sabi ko sa kanya na bahagyang ngumiti. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi talaga ako sigurado sa mga nasabi ko. Pero dahil sa ayaw ko namang magkagalit kami ay ganun na nga ang nangyari. Nang pauwi na kami ay tila idinadampi niya ang dulo ng kanyang daliri sa aking mga kamay. Pwede ba kitang i-holding hands? Tanong nito. Nakatingin siya sa akin, Papa Dudut, na tila nagmamakaawa na pumayag ako sa gusto niya. Hindi pwede. Kakikilala lang natin tapos mag-holding hands na tayo? Masungit na sabi ko dito. Paano naman kasi masyadong mabilis? Sa pagkakaalam ko kasi tayo na eh, kaya pwede na tayo mag-holding hands. Hirit pa nito na nakangitin na nakakainis. Hindi pwede. Ako ang magsasabi kapag gusto ko makipag-holding hands o hindi, okay? Ang sabi ko sa kanya. Yes boss, pagsang-ayon naman ito. Kahit nagsusungit ako sa kanya, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin magawang magalit kasi masaya ako na nakilala ko siya. Wala pa mang kasiguraduhan kung ano ang meron sa amin ngayon ni PJ ay maliwanag lang sa akin ngayon na maligaya ang aking puso. Nararamdaman ko yung feeling na akala ko ay hindi ko mararamdaman kahit kailan. Mas mabuti na sigurong wag na munang isipin yon at enjoyin ko na lang ang bawat sandali na kasama ko siya. Ang dating Janette noon na lalaki kong umasta ay may pusong kasing tigas ng bato ay mapapaamo din pala ng pag-ibig. At dahil yon kay PJ. Naalala ko pa noong high school ako, Papa Dudut. Tampulan ako ng tukso dahil daw sa wala daw akong boyfriend at tomboy daw ako. Marahil kaya nila nasabi yon ay dahil sa asta akong parang lalaki talaga. Hindi ko din makakalimutan yung mga araw na mas gusto kong isuot ang rubber shoes kesa sa mga doll shoes. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero sabi nga nila walang basagan ng trip. Nasanay lang siguro ako dahil sa mga kapatid kong lalaki. Anak, ilang taong ka na ba? Tanong sa akin ni nanay nang makita akong palabas ng bahay. Nakapamayawang ito, nanlalaki ang mga mata. Nay,
14, oo. Bakit, Nay? Nakalimutan mo na ba? Tumatanda na kayo. Pabiro kong sabi sa kanya sabay tawa rin. Ngunit nakasimangot ito at parabang mas lalong nagalit sa akin. Tingnan mo nga naman tong batang ito o tumatandang paurong. Ang sabi ni nanay na seryosong seryoso na nakapamay awang pa rin at nakatingin sa akin. Nay, bakit naman? May nagawa na naman ba akong kasalanan? Kung meron man, sorry na. Alis na ako kasi manonood pa ako ng liga. Baka hindi ko na maabutan yung first round. Ang sabi ko kay nanay na nagmamadali na. Pero mukhang mas lalo itong nagalit. Manonood ka ng liga tapos ganyan ang suot mo? Bumalik ka sa kwarto mo at magpantalon. Bulyaw ni nanay sa akin. Nakasuot kasi ako noon ng jersey, Papa Dudut, at naasiwa ata si nanay dahil kitang kita ang panlabas kong kasuotan, kaya pinagalitan niya ako. At nakashorts ako ng hapit na hapit sa aking binti. Wala naman akong nakikitang mali at hindi ko din naman alam ang dahilan ni nanay nang bigla siyang muling nagsalita. Anak Janet, 14 ka na, dalaga ka na, kumilos ka na na parang dalaga. At naaayos sa edad mo. Yung mga suot mong ganyan ay hindi na maaari ngayon. Hindi mo alam ang iniisip ng mga tao ngayon. Mahirap na. Kaya makinig ka na lang. Ang sabi niya na noon ay mahinaho na. Doon ko naintindihan ang dahilan ni nanay. Alam kong nagwo-worry lamang naman siya at gusto niya akong maprotektahan. Kaya niya ginagawa yon. Sa bagay, Nay, lagi na lang nila akong tinatawag na tomboy kasi raw eh. Ganito raw ang pananamit ko eh. Hirit ko kay nanay na parabang naglalambing. Alam mo anak, wala namang masama sa kasuotan mo, pero ang sabi ko nga, ang masama ay yung kung ano ang iniisip ng ibang tao sa'yo. Aba, mahirap na anak, kaya mabuti na rin yung nag-iingat. Ang sabi ni nanay na noon ay lumapit sa akin habang hinahaplos ang aking buhok. Hayan, tingnan mo ang sarili mo, sabi ni nanay. Hawak niya ang balikat ko at iniharap ako sa salamin na nakasabit sa gilid na malapit sa pintuan namin palabas. Nakikita mo ba ang sarili mo? Maganda ka anak, kaya dapat ay alagaan mo ang sarili mo. Dahil balang araw, makikilala mo rin ang tao magmamahal sa'yo. Muling paalala ni nanay sa akin. Opo nay, tatandaan ko po yung sinasabi ninyo. Ang sabi ko kay nanay na sinserong sinsero. O siya, magbihis ka na para hindi ka na mahuli sa laro at baka wala ka nang maabutan. Ang sabi nito sa akin na may ngiti sa kanyang mga labi. Dahil sa mga sinabing yun ni nanay ay parabang natauhan ako, Papa Dudut. Oo nga pala, babae ako at hindi lalaki. Babae ako na ginagalang at hindi binabastos. At babae ako na minamahal at hindi sinasaktan. At alam kong balang araw, makakahanap ako ng lalaking mas magpaparamdam sa akin na babae ako. Na hindi dinadala kung saan dahil isa akong babae na dinadala sa altar. Marami akong natutunan mula kay Nanay, Papa Dudut. Gaya na lamang ng pagpapahalaga sa iyong sarili bilang babae na dapat mahalin ka at hindi saktan. Kaya naman nagpapasalamat ako dahil doon. Istrikto siya, pero dahil doon ay natuto akong lumugar kung hanggang saan ako pwede. Kolehiyo na ako noon, Papa Dudut. Nang maging big deal sa iba, nakaklase ko ang pagkakaroon ng boyfriend. Yung tipong hatid sundo ka. Tagadala ng bag at gamit mo, yung ka-holding hands mo pa uwi at kasama mo lagi. Pero para sa akin na wala man lang ka-XP experience sa pagbo-boyfriend na yan ay nakontento na lamang ako sa panonood ng pelikula at doon ako natutong kiligin. Gaya na lamang ng paborito kong love team noon na sina Joy Jimenez at Robin Padilla. Kung bakit gustong gusto ko si Robin at dahil napakatapang niya sa bawat eksena at pakiramdam mo ay kayang-kaya kanyang ipagtanggol kahit kanino. Feeling ko ako yung bida tapos ay pinoprotektahan niya ako sa mga nakakatakot na goons. Buti pa ang mga kaklase ko, may flowers at chocolates tuwing araw ng mga puso. At eto ako, nga, pero hindi naman ako yung bokya sa manliligaw. May mga mangilan-ngilan din na nagkakamali magtanong sa akin kung pwede ba akong ligawan. Pero wala eh. Hindi ko sila type. Gusto ko yung maala Robin Padilla ang datingan, Papa Dudut. Pero syempre, di mo nga naman talaga mapipili ang iyong taong mamahalin. Gaya na nga lamang nitong kaklase ko. Ang ganda-ganda, ang beauty queen, pero lagi namang sawi sa pag-ibig. O ano naman yung iniiyak-iyak mo dyan?
Ang sabi ko sa kanya na akala mo ay nanay niya kung makapagsalita. Nadatnan ko kasi itong nakasalumbaba. Namumugto ang mga mata at malakas ang pakaramdam kong nag-away na naman sila ng boyfriend niyang babaero. Eto nga, umiiyak na nga eh, tapos sisigawan mo na naman ako. Hindi kita nanay ah. Nagsusungit na sabi nito sa akin. Halata sa halos nanginginig niyang boses ang katatapos lang niyang pag-iyak. Hay nako, sabi ko naman sa iyo eh. Walang magandang maidudulot yung pagbo-boyfriend na yan. Sabi ko, hindi naman ako galit Papa Dudut, malakas lang talaga ang boses ko. Uy grabe ah, dinig ka sa kabilang classroom te. Huwag ka nalang maingay dyan, pagkakalma niya sa akin. Nakakainis din naman kasi itong babaeng ito Papa Dudut. Ang gandang-ganda naman, at bakit nagtitiis pa sa ganung klase ng lalaki? O sige na, magkwento ka na, ano bang nangyari? Tanong ko dito na noon ay tumabi na sa kinakaupuan niya. Hindi pa man siya nagsasalitang magkwento, ay napahagulhol na ito. Nakita ko kasi siya na may kasamang babae. Nakaakbay siya dito at sweet na sweet pa sila. Ang sabi nito sa akin. Natural na babaero ang boyfriend niya kaya ganun. Mga lalaki talaga manluloko. Ang sabi ko sa isip ko noon. O tapos, anong ginawa mo? Tanong ko sa kanya. Nilapitan ko sila at sinabi kong boyfriend ko ang kasama niya. Hindi pa man din natatapos ang kwento niya ay muli na naman itong napahagulhol. Ang sabi niya, hindi raw niya ako kilala. Dininay niya ako tapos iniwan nila ako. Tinignan ako ng masama ng babae tapos ngumiti na nakakainis. Paglalahad nito. Hindi ko alam Papa Dudut kung ano ang sasabihin ko sa kanya para mabawasan ang sakit na nararamdaman nito. Baka nga walang pwedeng makaalis ng sakit nito, kundi ang taong nanakit sa kanya mismo. Hayaan mo na. Maganda ka naman. Marami pang magkakagusto sa'yo at saka isipin mo na lang na marami pang mas karapat dapat sa'yo. Ang sabi ko sa kanya. Pampalubag loob. Hindi lang si Heidi ang kaklase kong makailang ulit nang nakita kong umiyak dahil sa pag-ibig. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na hinding-hindi ko iiyakan ang mga lalaki. Okay na yung kay Robin Padilla muna ako magka-crush pero maraming sorpresang hatid ang tadhana. Yung akala mong kilig na sa pelikula mo lang makikita ay mararamdaman mo din pala sa totoong buhay. Ang pag-ibig na akala ko'y pampelikula lang ay matatagpuan ko din pala kay PJ. Halos isang linggo na rin kaming pag-BF at GF Papa Dudut gaya nga ng aming napagkasunduan. Sa bawat araw na magte-text at magkakatawagan kami ay unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. At dahil nasa tamang edad naman ako, sa edad na 25 ay minabuti kong sabihin kina nanay at tatay na may boyfriend na ako. Napagkasunduan nga namin ni PJ na ipakilala ko na siya sa aking mga magulang. Nagwawalis noon si nanay Papa Dudut sa harap ng bahay namin malapit sa pinagtataniman niya ng mga bulaklak. Nang makita niya akong may kasamang bago sa kanyang paningin. O anak, sino na naman yung kasama mong lalaki? Diretsahang tanong ni nanay kahit na nasa harap lang niya si PJ. Mano po nay, ako nga po pala si PJ. Magalang naman na sabi ni PJ dito pagkatapos niyang magmano. Tinignan lamang ito ni nanay na sandali na parabang kinikilatis niya ng mabuti. O sige na. O ano pang hinihintay mo at papasukin mo na siya sa bahay? Tatapusin ko lang itong winawalis ko tapos ay susunod na rin ako dyan. Ang sabi ni nanay na biglang sumilay ang mga ngiti. Kilala ko si nanay Papa Dudut. Unang tingin pa lang nito ay alam na niya kaagad kung okay o hindi. Base naman sa mga nakita kong pagtingin niya kanina kay PJ ay ayos naman itong si nanay. Gaya nga nang sabi ko ay may pagka-istrikto ito pero ubod ng bait at supportive. Kung saan ka masaya, doon siya. At nang makapasok na si PJ sa bahay namin ay tila baga kabisado niya ang mga pasikot-sikot sa bahay. Pinaghandaan ko siya ng spaghetti at soft drinks. Nilapag ko sa lamesa ang mga yon nang bigla niyang ilahin ang kamay ko at sabay nakaw na halik sa pisngi ko. Nakakainis na nakakakilig Papa Dudut. Mamaya makita tayo ni nanay. Mapapagalitan ka pa niya at pauuwiin ka sa inyo. Seryosong sabi ko dito. Para namang hindi niya mahalata na kinikilig ako. Wala namang masama. At saka Janet, 25 years old ka na. Tapos ako 29 na. Sabi naman ito na parang gustong lambingin ako. Che,
Kumain ka na nga dyan, baka pumayat ka pa. Mag-alboroto pa yung mga alaga sa tiyan mo. Sabay tawa ko naman ng malakas. Alam mo, kaya kita mahal eh. Nakatitig pala ito sa aking pagtawa. Nakakahiya, Papa Dudut. Ang laki pa naman ng bunganga ko kapag tumatawa. Nakakainis. Bakit? Ano naman ang problema sa mga tawa ko? Supladit ang sabi ko sa kanya. Alam mo, wala naman akong problema sa pagtawa mo eh. Sa katunayan niya, naituwang-tuwa pa nga ako. Ang sarap mo kasing pagmasdan. Mas lalo tuloy ako nai-inlove sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ko sabay halik sa mga ito. Wala na akong iba pang naisagot at natameme na lamang ako, Papa Dudut. Ganun pala ang pakiramdam kapag nagmamahal ka. Mas masarap mabuhay. Kapag alam mong may taong nagmamahal sa'yo at hinding-hindi ka iiwanan. Madaling nakapagpalagayan ng loob ang pamilya ko at si PJ. Hindi naman yun nakapagtataka kasi mabait siya. Paulit-ulit na bumibisita si PJ sa bahay. Kaya naman naging legal na ang aming relasyon. Isang buwan na rin ang lumipas hanggang sa makatanggap ako ng isang tawag. Umaga yon habang nagluluto ako. Hello? Sino po sila? Magalang kong tanong sa unknown number na tumawag sa akin. Iha, Janette. Mama ito ni PJ. Kumusta ka na? Kumusta na ang magiging apo ko? Masayang bungad sa akin ito. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung matatawa ba ako o maiinis sa mga narinig ko dito. Nalaki ang mga mata ko at ako man ay nagulat sa mga sinabi niya na di umano'y mama siya ni PJ. Wala akong ibang nasabi, Papa Dudut, dahil sa totoo lang ay wala akong maisip na dahilan kung bakit nasabi ito ng mama niya. Iha, huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Bukas ay pupunta kami dyan ng lola ni PJ at mamamanhi ka na, ang sabi nito sa akin. Halos hindi ko na maibuka ang bunganga ko sa kung ano ba ang dapat kong isagot. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Kaya naman napa-oo na lamang ako. Iha, alagaan mo ang apo ko ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan kahit na nandito kami sa ibang bansa. Ang sabi nito at mukhang mamangan ni PJ yon dahil totoo ang sinasabi nito dahil nasa ibang bansa din ang mga magulang ni PJ. Sige po, ingat po kayo, ang sabi ko naman. Tapos ay binaba ko na rin ang telepono. Pagkababa nito ng telepono ay agad akong tumawag kay PJ. Uy, ano ba yung sinasabi ng mama mo na buntis ako? Galit na sabi ko sa kanya. Oh, sabi ko na nga ba eh, yan ang magiging reaksyon mo, sabay tawa nito. Nakakainis at mukhang hindi ito seryoso sa pakikipag-usap sa akin, Papa Dudut. Feeling ko tuloy ay gino-good time lamang niya ako. Ano ba kasi? Bakit mo yun nasabi? Wala man lang akong kaalam-alam na buntis pala ako. Nakakainis ka, PJ, ha? Ang sabi ko dito at tuloy-tuloy ang pagbubungang ako kay PJ. Pero wala itong naging tugon kundi ang tumawa lamang. Relax, mamaya pupunta ako dyan, magkikita tayo. Ang sabi nito na halatang naglalambing sa tono ng boses niya. Aba, talagang pupunta ka dito, kailangan mong mag-explain. Sigaw ko sa kanya. Sabay bagsak ng telepono at umagang umaga, ganon ang eksena, Papa Dudut. Nainis ako dahil hindi ko man lang alam ang dahilan ni PJ kung bakit niya sinabing buntis ako. Baka mamaya kung ano ang isipin ng kanyang mga magulang. Inis na inis ako, Papa Dudut. Kaya dapat ay malaman ko kung ano ang nasa likod ng kalokohan ni PJ. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi na ako mapakali, Papa Dudut, sa kakahintay sa pagdating ni PJ. Halos titigan ko na buong araw ang orasan dahil sa pagkakainip ko sa pagdating ni PJ. Mga bandang alas 4 na yon ng hapon nang mapansin ni Nana yon. Anak, akong nahihilo sa iyo ah. Kanina ka pang ikot ng ikot dyan. Ano bang problema? Tanong ni nanay na may halong pag-aalala. Paano naman kasi kanina pa akong lakad ng lakad dito, balik doon mula sa sala namin papunta ng bakuran. Nay, wala, hinihintay ko lang po si PJ. Tugon ko kay nanay pero halatang irritable na ako kasi kanina ko pang hinihintay si PJ pero wala pa rin. Ay naku, baka naman kasi may dinaanan lang. Huwag ka mag-alala dyan, ang sabi naman ni nanay. Pagkatapos noon ay nagpunta na ito sa kusina para magluto. Umupo na lamang ako sa sofa at baka kasi makulitin na si nanay at mahalata nitong may ginawang kalokohan si PJ sa akin. Mayapa-yapa ay narinig ko na ang pagbukas ng gate namin. Agad akong tumayo, Papa Dudut, at aba, may nakita ko siya nang pakaway-kaway pa. Hoy, ikaw lalaki,
Ano na naman yung pinaggagawa mo? Bakit kung ano-ano mga sinabi mo kay mama mo ha? Ang sabi ko sa kanya. Hindi ko talaga pinalagpas ang pagdakda ko sa kanya, Papa Dudut. Mas lalo akong nainis dahil patawa-tawa lamang ito. Pwede bang pumasok muna ako? Huwag naman sa labas eh. Rinig tayo ng mga kapitbahay mo. Ang sabi nito sa akin. Pumasok na rin ako sa loob pero hindi pa rin ako huminto sa paggalit ko sa kanya. Bakit mo kasi sinabi yon? Ano ba kasing iniisip mong lalaki ka? Ang sabi ko dito na nalalaki ang mga mata. Tumingin lamang ito sa akin at alam mo yung titig, Papa Dudut, na kahit na walang salitang lumabas sa bibig ay alam mo ang sinasabi niya. Tumahimik na ako noon at nagsimula na akong makinig sa paliwanag niya. Janet, mahal kita at simula noong makita kita at magkaroon ako ng pagkakataon na makilala, hindi ko na yung pinalagpas pa. Mahinahon na sabi nito sa akin. Hindi ko maintindihan pero pinili ko na lamang na makinig. Makita? Saan mo ko nakita? Tanong ko dito nang sabihin itong matagal na niya pala akong nakita. May klase ka noon kaya hindi mo ko naabutan na pumasyal ako sa bahay ninyo. Kasama ko ang kapatid mo at mga kaklase niya. Nakaibigan ko rin. Nakita ko ang mga pictures mo sa photo album. At unang tingin ko pala ay alam kong ikaw na ang babaeng hinihintay ko. Paliwanag nito habang nakatitig lang sa akin. Kaya pala noong una kaming nagkita kahit na wala akong dinescribe na itsura ko ay nakilala niya kaagad ako. Kaya pala noong una ko siyang dinala dito ay para bang kabisado na niya ang pasikot-sikot sa bahay. Tumingin ako sa kanya. So bakit mo ba nagawa yun? Muli kong tanong sa kanya. Bigla itong lumuhod at hinawakan ang kamay ko. Janet, mahal kita at ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Yun lang naman ang sinabi ko dahil gusto kong maging sigurado na ako na akin ka na mahal kita. Humalik ito sa palad ko. Hindi pa rin ako makapagsalita. Gusto ko ikaw na ang bubuo sa pangarap kong pamilya. Pwede mo ba akong samahan habang buhay, Janet? Tanong nito sa akin. Grabe, Papa Dudut. Parang eksena lang yon ni Joyce Jimenez at Robin Padilla sa pelikula. Akala ko sa pelikula lang pero pwede rin naman pala na mangyari sa akin. Bigla na lamang ako napayakap sa kanya at humalik sa kanyang mga labi. Oo, pumapayag na ako, PJ. Mahal din kita. Matamis na sagot ko sa kanya na may kasamang matamis din na ngiti. Ang lahat ng pangarap mong love story ay pwede rin naman palang mangyari. Basta nahanap mo na ang taong kukumpleto sa iyong kwento. Ngunit gaya nga ng sabi ng nakakarami, ang pag-ibig ay maraming twists and turns. Ang akala kong forever na kayong magkakasama ay hindi pala ganun kadali. Halos 2 buwan na rin kaming nagsasama ni PJ noon nang dumating ang isang magandang balita. Asawa ko, na-approve na yung petition ko sa San Diego, California. Masayang balita sa akin ni PJ noong tumawag siya sa akin. Matagal na niyang hinihintay ang petition na yon at halos 6 taon na. Lagi kasi itong bumabagsak sa mga interview. Kaya naman pala dahil may dahilan ng lahat. Dahil kung pumasa siya kaagad ay wala kaming magiging relasyon. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung ano ang magiging reaction ko sa mga sinabi ni PJ. Pero kailangan kong gawin ang maging masaya para sa kanya. Aba, magandang balita nga yan, asawa ko. Makikita mo na sina mama dyan. Masaya ako para sa iyo. Sagot ko naman dito. Kahit kalahati ang damdamin ko ay gusto ko nang umiyak. Alam kong ikaw ang lucky charm ko. Hindi talaga ako makapaniwala kasi ilang beses na akong umulit. Tapos nung dumating ka, tuloy-tuloy na ang swerte ko. Mahal na mahal kita, asawa ko. Sabing ganoon ni PJ. Hay, buntong hininga ko. Malungkot na masaya pero kailangang kayanin. Nambobola ka pa? O sige na, umuwi ka na para makapaghanda na ako ng pagkain para sa atin. Mag-iihaw ako ng bangus at maghahanda ako ng sausawang bagoong na may kamatis at sibuyas. Para naman may celebration tayo sa pagdating mo dito. Ang sabi ko na may masayang tinig. Ayokong mahalata nito na bigla akong nalungkot. Ayokong alalahanin niya, Papa Dudut, ang relasyon namin. Gusto kong maging masaya siya. Diba gano'n naman talaga ang nagmamahal, Papa Dudut? Yung kahit na gaano kahirap ay gusto mong makitang masaya ang taong minamahal mo. Gusto ko yan, asawa ko. Salamat ha, pahabol nito. Salamat? Eh para saan? Tanong ko naman sa kanya.
Salamat kasi andiyan ka palagi. Sinusuportahan mo ako. Sagot naman ito sa akin. Opo, sige na, huwag ka na magdadrama dyan. Dali-dalian mo na at umuwi ka na rito. Susulitin pa natin ang panahon. Pabirong sabi ko sa kanya. I love you, asawa ko. Hirit nito. Mas mahal kita. Sagot ko naman dito. Pagkatapos ng usapan na yon ay agad kong inihanda ang bangus na iihawin ko para pagsaluhan namin ni PJ. Si nanay naman ay nagluto din ng pakbet. Ang sabi ko sa sarili ko ay alam kong may dahilan ng Panginoon kung bakit ito nangyari. Alam kong may magandang plano ito para sa amin ni PJ. Yun ang pinanghahawakan ko, Papa Dudut. Pambawas ng lumbay na aking nararamdaman sa ngayon. Alam kong magiging mahirap pero kakayanin sa ngala ng pag-ibig. Ilang araw pa ang nagdaan at naramdaman niyang wala na kung ganang pumasok. Ano bang nangyayari sa iyo, asawa ko? May sakit ka ba? Anong nararamdaman mo? Pag-aalala lang tanong ito sa akin. Hindi, wala akong sakit. Wala naman kaming masyadong ginagawa kaya dito na lang ako sa bahay para mas makasama kita. Sagot ko naman sa kanya. Nanoon ay kagigising pa lamang. Asawa ko, kailangan mong pumasok. Para naman balang araw ay magkaroon ka ng magandang trabaho. Ang sabi nito sa akin. Nagpagulong-gulong pa ako sa kama at nagtalukbong ng kumot na animoy walang interest sa mga sinasabi niya. Maya-maya pa ay kiniliti ako nito at pinigilan kong tumawa. Pero patuloy pa rin ito sa pangingiliti sa akin. Kaya naman napatawa na lamang ako. Halay ka nga dito at payakap nga, ang sabi ni PJ. Napaupo na kasi ako noon sa kama, Papa Dudut, dahil sa sobrang pangingiliti niya sa akin. Niyakap ko siya. I love you, Pidyang, ang sabi nito. Nagtaka ako kung bakit ako tinawag sa pangalang Pidyang na malayo naman sa pangalan kong Janet. Pidyang? Saan mo naman nakuha ang pangalan na yan, Aber? Tanong ko dito na nakataas ang kilay. Kinuha ko sa pangalan ko, si Pidyong, tapos asawa ko si Pidyang. Sagot naman ito. Oo nga pala, kinuha niya yon sa pangalan niyang PJ, so ako naman, Papa Dudut, ay kinilig na naman. Pagkabitiw ko ng pagkakayakap ko, tatayo na sana ako ay pinigilan naman ako nito. Oops, diyan ka na lang ha dahil pinaghandaan kita ng breakfast mo, nakangiting sabi niya. Talaga? Maikling tugon ko. Oo ba? Araw-araw na yan at pangako ibibili kita ng laptop para magamit mo sa pag-aaral mo para hindi ka pumupunta ng computer shop. Natuwa naman ako sa pangako ni PJ. Papa Dudut, nakakakilig dahil iniisip kanya bago ang mga gusto niya na gawin. I love you, Pidyong, ang sabi ko dito. I love you more, Pidyang. Sabay halik nito sa akin. Si PJ ang naging inspirasyon ko, Papa Dudut. Gusto ko kasi na hindi masayang ang kanyang mga paghihirap para sa akin. Araw-araw ay nagiging daily routine na niya yon at maagang gigising para paghandaan ako na makakain bago pumasok. Kaya naman tuwing weekends ay ako naman ang siyang nagluluto para sa kanya. Habang ini-enjoy na namin ang panahon na magkasama ay saka naman bumilis ang panahon. Hanggang sa dumating na ang araw ng flight niya, Papa Dudut. Luluwas pa lang kami ng Maynila noon kasama ang papa ko ay mugtong-mugto na ang mata ko. Hindi kasi ako makapaniwala na aalis na siya. Ang lungkot-lungkot, Papa Dudut. Kung sana naging totoo lang yung sinabi niya na buntis ako, edi sana hindi na siya aalis ngayon. Pero magiging selfish naman ako noon kapag ipinilit ko ang gusto ko. After all ay hindi lang naman niya yon ginagawa para sa sarili niya, kundi para rin naman sa magiging future namin. Sana lang, Papa Dudut, ay madali lang tanggapin ang lahat ng ito. Pero mahirap talaga. Nang makarating na kami sa airport at habang naghihintay sa boarding ng eroplano, ay panay ang pag-iyak ko. Huwag mo akong ipagpapalit doon ha, kahit marami ka pang mas magandang makita doon. Biling ko sa kanya habang sumisinghot-singhot pa. Opo, promise, Pidyang. Pakakasalan pa kita, hindi ba? Sagot naman itong nakangiti. Lagi mo akong tatawagan kapag may laptop na ako ha, ang sabi ko sa kanya. So ako ba yung gusto mong marinig o pinapaalala mo lang talaga yung laptop mo? Ang sabi nitong tumatawa. Inampas ko siya sa may braso at naiiyak na kasi ako noon. Nagawa pa nitong magpatawa. Basta dapat ako lang ha? Muli kong paalala dito. Pangako, ikaw lang yung babaeng mamahalin ko. Tiwala lang, Pidyang. Makakaya din natin.
Tugon naman ito habang hawak ang aking mga kamay. At maya-maya pa nga papadudod ay kinakailangan na niyang umalis at bumitiw sa aking mga kamay. Tay, salamat po ha. Kayo na pong bahala muna kay Pidyang. Babalik po ako, mag-iipon lang muna ako tay. Ang sabi niya sa aking ama. Pagkatapos ay yumakap na rin ito. O Pidyang ha, huwag ka nang umiyak. Hindi bagay sa iyo, papangit ka, pagbibiro nito. Pero walang kahit na anumang joke ang makapagpahinahon sa aking pag-iyak. Wala siyang narinig na kahit na ano sa akin. Kaya muli itong nagsalita. Hinawakan niya ang dulo ng magkabila kong pisngi at nakita niya ang luhang patuloy sa pag-agos. Pidyang, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako mawawala sa iyo eh. Magtatrabaho lang ako. Para pagbalik ko, tutuparin na natin lahat ng mga naudlot na mga pangarap natin. At pagkatapos nun ay, hinding-hindi na tayo maghihiwalay pa. Pangako ko sa iyo yan. Ang sabi niya habang nakatingin sa akin, sa aking mga namumugtong mga mata. I love you. Ang mga huling salitang narinig namin sa isa't isa bago pa man kami magkahiwalay. Habang papalayo siya sa akin ay napayakap na lamang ako kay tatay at iyak ako ng iyak. Hindi pa man nagtagal ay nami-miss ko na kaagad siya. Pero gaya nga ng sabi niya sa akin ay tiwala lang. Habang nasa biyahe kami ni tatay ay nakatulog na lamang ako sa kakaiyak. Pagkarating namin sa bahay ay parabang gustong muling tumulo ng luha ko. Bigla ko siyang na-miss. Yung tuwing umaga na siya ang una kong makikita sa pagising ko. At bago ako matulog ay mukha din niya ang huli kong makikita. Pero ngayon ay wala na. At sobra ko yung naalala. Walang gabi na hindi ko iniiyakan ang mga pagkakataong siya yung gusto kong bumuo ng araw kong naging masamang araw. Pero wala, Papa Dudut. Doon ko lang naramdaman na sobrang hirap pala talagang malayo sa taong minamahal mo. Makakaya ko nga ba ito? Ano kaya ang pwede pa naming pagdaanan? Kung ano man ay sana'y mas manaig ang pagmamahalan kesa sa pride na siyang wawasak sa isang relasyon. At sana ay hindi naman mawala ang tiwala na siya namang magpapatatag sa pundasyon ng pagmamahalan. Naramdaman niyo ba yon, Papa Dudut, yung pakiramdam dahil sa ang bagay ka tumingin ay siya ang maaalala mo? Gaya na lamang, Papa Dudut, noong nakikinig ako sa mga kanta ng Bamboo, naalala ko ang unang gabing pinagsamahan namin na siyang nagpainit sa gabing malamig. Niyaya niya ako sa bahay nila ng gabing yon. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na ibigay sa kanya kung ano man ang nararapat niyang makuha. Ibinigay ko yon hindi dahil sa tawag ng init ng katawan, kundi dahil sa sigurado na ako sa aking nararamdaman. Para sa akin naman kasi, Papa Dudut, ay hindi na kailangan pampatagalin ang isang bagay kung alam mong sigurado kang bang wala ka ng pag-aalinlangan pa sa taong yon. At ang isa pang mahalaga ay yung bang pareho kayo na nararamdaman. Mahal ko si PJ, kaya yon ang inalay ko sa kanya. Hinding-hindi ko yun makakalimutan, Papa Dudut, dahil yon ang unang pagkakataon. Pagkatapos nga ng gabing iyon ay doon pa mas lalong tumatag ang aming pagsasama. At sa tuwing naaalala ko yon ay napapangiti pa rin ako, Papa Dudut. Nakakalungkot lang talagang isipin na malayo na siya sa ngayon. Pero magkaganon pa man ay walang mangyayari kung magmumukmuk na lamang ako sa sulok. Tinupad ko ang pangako ko kay Pidyong na magtatapos ako ng pag-aaral. Nang sa ganoon ay matuwa naman siya. Nakontento kami pareho sa pag-uusap sa telepono. Natanging boses lamang ang aming naririnig. Napakahirap, Papa Dudut, pero sinubukan kong mag-move on sa pamamagitan ng pakikinig ng radyo. Naging masugid akong tagapakinig ng Barangay 93.5 Tugstugan ha, dito po sa aming probinsya sa Dagupan. At kahit papaano ay nagkaroon ako ng libangan habang nag-aalaga ng mga halaman at nakikipaglaro sa aso naming si Bernard. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang nawala ng text at tawag sa akin si PJ. Alalang alala ako, Papa Dudut, at halos iiyak ko na lahat ng luha ko gabi-gabi. At kahit na anong gawin kong pag-aabala sa sarili ko ay siya pa rin ang iniisip ko. Nagtatanong kung ano at bakit ito nangyayari. Maraming pumasok sa isipan ko na maaring nangyari. Baka nakahanap na siya ng iba doon at baka niloko na niya ako. At pinapaasa sa wala, halos mag-iisang buwan, Papa Dudut, ang hinintay ko hanggang sa muli siyang tumawag sa akin. Hello, Pidyang? Si Pidyong ito. Bungad nito sa akin na mukhang sabik na sabik akong makausap. Halos maiyak ako sa sobrang tuwa nang marinig ko ang boses niya, Papa Dudut. Tama nga,
Tama nga si Pidyong na walang katumbas na kahit na anumang mamahaling bagay ang marinig at makausap mo ang taong minamahal mo. Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na nagparamdam? Alam mo bang sobra ako nag-aalala? Napahagulhul na lamang ako, Papa Dudut, habang kinakausap ko siya. Pidyang, sorry ha. Nandito ako sa Alaska ngayon. Nakahanap ako ng trabaho. At dahil sa sobrang abala ay hindi ako makabili ng card para matawagan ka. Sorry ha, kasalanan ko. Miss na kita, ang sabi nito sa akin. Lahat ng aking pagdududa, Papa Dudut, ay napawi sa mga sinabi ni Pidyong. Totoo pala na sa isang LDR kailangang may tiwala. Bukas may sorpresa ako sa iyo. Masayang balita nito sa akin. Ano ba yun? Sabihin mo na, pangungulit ko. Basta bukas malalaman mo na yan, ang sabi nito sa akin. Bigla tuloy ako na-excite, Papa Dudut. Malalaman ko daw bukas, ano kaya ang sorpresang sinasabi ni Pidyong? Hindi na ako makapaghintay pa. Mga bandang alas 8 yon nang makatanggap ako ng text kay Pidyong na nagsasabing nagpadala daw siya ng pera pambili ng laptop at pampakabit ng internet sa bahay. Nang sa ganoon ay hindi lang sa cellphone kami magkakausap, kundi magkikita rin kami sa isa't isa sa pamamagitan ng video call. Tuwang-tuwa ako, Papa Dudut. Kaya naman pala nagtrabaho itong si Pidyong at nagtipid ay para mapadalahan ako ng pera, pambili ng pangako niyang laptop at pampakabit ng internet sa bahay. Doon ko mas napatunayan na kaya talaga niyang tumupad sa kanyang mga pangako. Nang akala ko'y magiging okay ng lahat, Papa Dudut, dahil mas napagaan ito ang aming komunikasyon, ay hindi pala. Simula lang pala yun ang maraming away sa aming pagsasama at isa na rito ang selos. Dahil sa pagkahumaling ko sa radyo, Papa Dudut, ay hindi ko naiwasang humanga sa isang DJ ng Barangay 93.5 na si Papa Tom. Yun ay dahil sa kanyang rakistang aura at singkit na mga mata. Kaya naman ang magkaroon ng grupo ng mga masugid na tagapakinig ng istasyon na yun ay agad akong sumama sa kadahilan ng gusto kong makita siya ng personal at makilala. Nang mapasama nga ako sa grupong Avengers 93.5 ay nakilala ko si Papa Tom at ang iba pang mga DJ sa Barangay 93.5 Dagupan. Ang saya-saya ko noon, Papa Dudut, dahil hindi ko lang nakilala ang ultimate crush kong si Papa Tom, kundi marami din akong naging kaibigan dito. Nang mapansin ni PJ ang mga post ko sa Facebook na patungkol kay Papa Tom, ay hindi niya naiwasang mag-isip ng masama. Sino ba yung lalaking kasama mo sa mga pictures mo? Tanong nito. Nakasimangot si PJ at halos nanlalaki ang butas ng ilong. Wala yun, Pidyong. DJ yun at saka kaibigan namin siya. Sagot ko naman sa kanya. Nakita ko ang mukha niya na halatang diskumpiyado sa explanation ko. Sabihin mo lang kung kayo na, para hindi ako nagpapakapagod sa pagtatrabaho para sa future natin. Ang sabi nito, naggalit na. Ano ba naman yan, Pidyong? Kung ano naman yung iniisip mo eh. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong ko dito na naiiyak na. Ewan ko, patulog na lang tayo. Wala nang patutunguhan itong pag-uusap natin. Sabi niya sa akin, sabay dabog nito na ibinatupa ang jacket niya kung saan. Hindi ko gusto ang pag-uusap natin. Pagpupumilit ko. Pwede ba? Ayoko nang ang pag-usapan. Tama na. Galit na sabi nito habang humihilot sa kanyang sentido. Please, pagsusumamo ko. O sige, let me hear your speeches. Ang sabi niya, unang-una sa lahat mahal kita at dapat pagkatiwalaan mo yun. Pangalawa, wala kang dapat pagselosan dahil walang kami at tanging paghanga lang ang meron sa akin para sa kanya. At panghuli, balikan mo yung unang sinabi ko dahil yun ang totoo. Ang sabi ko sa kanya. Mukhang nakinig naman ito kahit na medyo delay ang video call dahil sa bagal ng internet connection. I love you, Pidyong. Pahabol ko dito. Nakita ko namang sumilay ang kanyang mga ngiti at alam kong senyalis na yon na okay na kami. Maya-maya pa ay kinuha niya ang kanyang gitara at kinantahan ako ng Your Love ng Alamid. At pagkatapos noon ay walang iba ng Ezra Band. At ako naman ay ang Once in a Lifetime ng Gregorian. Parang mini concert ang nangyari. Sa tuwing nagkakatampuhan kami pero sa ganoong pamamaraan ay napapawi ang galit sa aming mga puso. Gusto ko, Papa Dudut, na kahit anuman ang maging tampuhan namin, bago lumubog ang araw ay naaayos namin yon. Kaya kahit na anong hirap suyuin minsan ni Pidyong ay natitiis ko sa kadahilan ng mahal ko siya.
At yon ang alam kong hinding-hindi magbabago. Sobrang hirap ng LDR, Papa Dudut. Maraming away, tampuhan at sukatan ng pagmamahal at iwala ang magaganap. Pero syempre, nasa sayo pa rin yan kung isusuko mo o ipaglalaban mo. Hindi lang siyang nakaranas ng selos dahil ganda ang nararamdaman kong pagdududa nang minsang hindi siya makapag-video call sa akin. Ang lagi niyang sagot ay busy siya at lumabas sila na nag-happy-happy kasama ang barkada. Pero para sa akin ay hindi sapat yun. Binubuo ng 24 oras ang isang buong araw. At sa kahit na ilang minuto o segundo man lang ay hindi man lang ako pumasok sa isipan mo. Galit ako, Papa Dudut, pero dahil mahal na mahal ko siya, magpapasensya ka na lang para maayos ang lahat. Mag-iisang linggo na yon, Papa Dudut, nang hindi siya magparamdam sa akin. Marami akong message sa CP at FB at sa Skype niya, pero wala ni isang sinagot niya. Nagselos na naman kasi siya, kaya ito nagtampo. Lahat na lang ay big deal para sa kanya. Sawang-sawa na ako. Nawala na yung sabi ko sa sarili ko na bago lumubog ang araw ay maayos na ang tampuhan namin. Tapos eto, after a week ay tatawag siya. Tapos ano na naman ang sasabihin niya sa akin? Na busy siya, na wala siyang time? Gusto kong gawin yung sinabi sa akin ng aking kaibigan na subukan ko namang huwag iparamdam sa kanya na lagi ako naghihintay. Pero hindi eh. Mas nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Lumapit na ako sa laptop noon at sinagot ang kanina pang tawag ng tawag na si PJ. Kanina pa akong tumatawag. Bakit hindi mo sinasagot ang tanong nito sa akin? O bakit ka nagagalit? Di ba dapat ako nagtatanong sa'yo? Kung bakit isang linggo kang hindi nagpaparamdam na wala man lang abiso? Galit na sabi ko sa kanya. Kahit na magkabilang panig kami ng mundo ay ramdam ko ang galit niya. Pwede ba? Pagod ako at ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na busy ako? Maraming ginagawa ngayon sa trabaho. Ang sabi naman ito, ang dami mong dahilan. Baka naman may babae ka dyan. Sabihin mo lang, hindi yung ilang taon na ako naghihintay sa'yo eh wala pa rin. Kaya pinapaasa mo lang ako sa wala. Panunumbat ko sa kanya. Natotoo naman, Papa Dudut. 7 taon. Tama kayo mga kabarangay, 7 taon ang ganito ang setup ng relasyon namin. Janet, nanunumbat ka ba? Tinawag na niya ako sa pangalan ko at hindi asawa ko. Hindi rin pedyang, kaya alam kong galit siya sa akin. Hindi ako nanunumbat sa iyo, PJ. Sinasabi ko lang ang totoo. Bakit hindi ba? Nakailang pangako ka nang uuwi? At sa tuwing pag-uusapan natin yan, nagagalit ka. Kahit sino, PJ, maiinip sa 7 taon na yan. Pero kahit gaano kahirap, nag-give up ba ako? Hindi. Kasi mahal kita at gusto kong ikaw lang. Ikaw lang. Napaiyak na lamang ako noon, Papa Dudut, habang kausap ko siya. Disyembre noon ng nakaraang taon, nangyari ang pag-aaway naming yan ni PJ. Masasabi kong eto ang isa sa mga pinakamabigat dahil kahit alam kong mahal ko siya, ay tao ka lang din at marunong mapagod. Mahal din kita, Pedyang, pero sana hintayin mo ako. Pagsusumamo nito na halos maiyak na rin ang makita niya akong lumuluha. Hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang kailan ako maghihintay sa'yo, Pedyong? Mahal kita, pero parang pinaparamdam mo sa akin na hindi ako mahalaga sa'yo. Kung hindi ka uuwi, ako ang mangingibang bansa. Maghahanap na ako ng trabaho. Magkanya-kanya na lang tayo. Totalya naman ang gusto mo, hindi ba? Galit na ako, Papa Dudut, at sumabog na ang damdaming pilit kong pinipigilan sa mahabang panahon. Kahit marami ang nagsasabi sa akin na tumigil na sa kakahintay ay wala na raw akong aasahan sa kanya. Pero sa puso ko ay gusto kong lumaban kasi mahal ko siya. Pedyang, please, bigyan mo pa ako ng konti pang panahon, pangako. Pangako, babalikan kita. Ang sabi nito habang nakatitig lang sa akin. Hindi ako umimik pero patuloy siya sa pagsasalita. Naalala mo pa ba yung pangako ko sa'yo na ikaw lang ang mamahalin ko? Maniwala ka sa akin. Lahat ng ito'y ginagawa ko para sa kakabuti nating pareho. Umuwi ka na, please. Wala nang ibang lumalabas sa dibdib ko kundi ang kagustuhan kong muli kang makita, PJ. Ang sabi ko sa kanya. Pero hanggang kailan ako maghihintay? Pangako. Hanggang saan ka nga ba kayang dalhin ng pangakong binitawan sa'yo ng taong mahal mo 7 years ago? Ganyan ba katibay ang pagmamahal mo para tumagal ng ganyang kahabang panahon? Ako si Janet, Papa Dudut. Isang babaeng lahat ay kayang maging posible para sa taong mahal ko.
Saksi ang video call sa lahat ng hirap at saya na pinagdadaanan namin ni PJ sa loob ng 7 taon. Sa totoo niyan ay sa video call din nabuo at tumatag ang aming pagmamahalan. Na kahit man lang sa pamamagitan ng ilang oras na puyat o tiyaga, agad naman itong mapapalitan ng ligaya kapag nakausap mo na siya kahit sa video call man lang. May mga ilan dyan na kahit hindi LDR ay lagi nagkakatampuhan. Lagi nga silang nagkikita pero hindi naman masaya. Kaya pasalamat na lang ang lahat ng gaya kong nasa sitwasyong ito pero alam nila at sigurado silang mahal sila ng partner nila. Totoong walang kasing hirap ang maghintay, Papa Dudut. Pero para sa taong mahal mo ay makakaya mo, kaya naman hindi din maalis sa isipan ng maraming tao na walang forever sa LDR dahil maraming kalaban. Gaya na lamang ng selos, lungkot, tukso, oras at minsan pa nga ay pati na rin ang bagal ng internet connection. Pero para sa akin ay hindi mahalagang lahat ng yan dahil ang importante ay alam mong mahal mo siya at may tiwala ka sa kanya. At yun ang pinakamahalagang bagay na kailangan natin upang magkaroon ng forever sa mga LDR. Kapag nasa pareho kitang sitwasyon ay dapat lamang na magpakatatag ka dahil dito mo din masusukat kung gaano kahalaga ang oras sa inyong dalawa. Na kahit gaano ka man kalungkot dahil hindi mo siya kasama sa mga espesyal na araw ng buhay mo, ay alam mong wala pa ring nagbabago. Na kahit na anumang away ang pagdaanan ninyo, ay matututo kayong magpatawa dahil hindi nga naman magiging maayos ang isang pagsasama kapag laging paiiralin ang pride sa isa't isa. Pagkatapos ng mahabang taong paghihintay, Papa Dudut, heto na. Totoong totoo na. Ilang buwan na lang ang hihintayin ko at uuwi na siya sa wakas. Hindi ko man alam kung kailan, basta ang tangi ko lang pinangahawakan ngayon ay ang sinabi niya sa akin na uuwi na siya. At yun ang mahalaga. Walang kahit na anumang tinik o galit ang nararamdaman ko sa ngayon bagkos ay ang pagkasabik na muli kong makita ang taong minahal ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kasama ko ang kanyang lola at ipinaparamdam ko din po na mahal ko siya at handa ko ding mahalin ang mga taong mahal niya. At syempre, hihintayin ko pa rin ang araw na muli ko siyang mahahagkan at muling makikita. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagpapaunlak ninyong mapili ang aking kwento sa inyong nangungunang programa, ang Barangay Love Stories. At nais ko din po sanang maipatugtog ninyo ang theme song namin ni Pejong na How Did You Know? Maraming salamat, Papa Dudut, at naway naging inspirasyon ang aking kwento sa mga taong nasa LDR. Tiwala at pagmamahal ang pairalin upang ang LDR ay mas lalong patatagin. Maraming salamat po and God bless your program, ang inyong kapuso at ang inyong kabarangay, Janet Pidyang Fulgar Paliso. Hindi po may pagkakaila, mga kabarangay, na isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon ng dalawang taong nagmamahalan ay yung pagkakalayo nila sa isa't isa. Na kung minsan dahil sa hindi matatag na pagmamahalan at marupok na pagtitiwala ay nauuwi po sa hiwalayan, mga kapuso, oras. Oras po ang isa sa mga pinaka-importanteng instrumento sa isang LDR. Oras na maaaring maging kakampi o maging kalaban mo. Kaya naman talagang nakakabilib ang mga taong sobra kong magmahal at handang maghintay kahit gaano katagal. Gaya na lamang ng ating letter sender na si Janet na pinatunayang walang kahit na anumang distansya ang titibag sa dalawang taong tunay na nagmamahalan. Love knows no distance and true love is always worth the wait. Para balikan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, i-download lamang po ang ating Barangay Love Stories Podcast. Hanapin lamang po ang www.gmanetwork.com/blspodcastguide para malaman ang paraan ng pagda-download ng libre. Ang programang Barangay Love Stories po ay napapakinggan ng sabayan sa lahat po ng mga Barangay FM radio stations nationwide. At syempre sa GMA Pinoy TV abroad. Sa Mega Manila, sa Barangay LS 97.1. Love story ni Janet, mga kabarangay, ay isinalin para sa radyo ni Marie Eden Soriano na may titulong video call. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang sa Barangay Love Stories.